Hello everyone! Welcome to my vlog! So ang eksena natin for today ay ang pagpunta natin from Ho Chi Minh to Cambodia. So ano nga ba ang meron sa video na ito? Makikita natin kung paano mag-transfer from Vietnam going to Cambodia at ano nga ba meron sa Phnom Penh. So nag-check out na tayo at pupunta tayo ngayon sa bus station ng Giant Ibis dahil magta-transfer na tayo from Ho Chi Minh City to Phnom Penh. Wala akong makitang route from Ho Chi Minh to Siem Reap, so nag-book kami via Giant Ibis to Phnom Penh. So tamang breakfast muna kami ni Mayora ng banh mi at iced coconut coffee. Pwede din kayo magpapalit ng riel dito sa office nila. So 8 AM ang call time bago kami umalis. Exactly 8 AM na alis yung bus. So mas okay kung mas maaga kayo makakarating sa station. Then may seating arrangement naman. May iba namang transport na mas affordable sa Giant Ibis. Pero Giant Ibis yung pinili namin kasi number one, meron siyang wifi on board. Number two, may pa-snacks yan, may bread, may water, merong cafe in can pa na binigay sa amin. Tapos number three, malawak yung legroom. As in, syempre, malayo-layo yung biyahe mo mula Ho Chi Minh papuntang Phnom Penh. So, kailangan is maayos at komportable ka syempre dapat sa ating pag-upo. Fill in din kami ng arrival card sa Cambodia na binigay na namin sa bus at nandan. So, mag-8:30 na. At kasalukuyan na kinuha na yung passport namin. Nag-fill in na rin kami ng immigration card ng Cambodia. Tapos, as of now, binigyan na kami ng tinapay, tubig, tsaka wifi na passport. So, yun. First stop over 10 AM. So, ngayon, bumaba kami ng bus at e-exit na kami ng Vietnam. Pupunta muna kami ng immigration. So bumaba muna kami at binigyan kami ng ilang minuto para mag-lunch muna. Touchdown, Phnom Penh, Cambodia! It's 3:30 PM at nandito na kami ngayon sa Phnom Penh with Mayora. Ayan, nakuha na namin ang aming bagahe mula sa bus ng aming ibaba. Oh. How much? Okay. What he said? Look, make it okay. Just 5 for 2. About right. No, 5 for 2. Ah, so expensive. Expensive because we just only one destination. I mean, one hotel only, but we are two. And it's just. Look at it a bit. To be fast, but I'm not. Yeah. Five, Far away. What?
Okay, we are heading down to LAVANYA with this tuk-tuk driver who will charge us at $6 for 2 person. Dito na kami ngayon sa aming hotel, ang LAVANYA. Usually, pag narinig mong Cambodia, malimit ang Korwat, Siemrip. Pero ngayon, nag-decide kami na magstay dito ng one night dito sa Phnom Penh para naman malibot namin kung anong meron sa Phnom Penh. So, nag-check-in kami dito sa LAVANYA Hotel. Kinabukasan pa kasi ng 10:30 PM yung biyahe namin from Phnom Penh papuntang Siem Reap. So, talagang magkakaroon kami ng time para malibot itong Phnom Penh, which is the capital ng Cambodia. So, here's our room tour! Ready for you to open the aircon? So, may kasama na siyang dalawang towel. Since dalawa kami ni Mayora, nandito yung TV. Tapos, meron pa kape. Ayan. So, meron na ding painitan ng tubig. At, ano kaya itong logbook na ito? So, ito yung mga hotel regulations. May kasamang bathrobe. May dalawang towel. Upuan. Bintana. At yung CR. Kapag in-open mo siya, so ito yung view. So, ito yung CR. So, ayan. May kasama na siyang shampoo. Meron ding toiletries. Tapos, shower. So, after namin mag-freshen up at nagbaba ng gamit sa hotel, ay kami ay kakain muna. So, nag-book uli kami via Grab ng tuk-tuk cha papunta dito sa ating first destination and Soria Shopping Center. So, we are now here at Soria Mall and we will just eat first kasi hindi pa kami nakain. So, ito yung aming napili, ang pepper. Natanggap sila ng USD or Cambodian Riel as a payment. After pepper lunch, gusto naman namin pundahan ang Phnom Penh Night Market. Yan, nakakita kami dito sa street food. So, yon. Bilang mahilig naman ako sa street food at octopus street food ba to, syempre, try natin. Masarap. Bet ko yung octopus street food market nila. So, syempre, tamang lakad-lakad pa rin papunta sa Phnom Penh Night Market. Okay, so, nandito na kami ngayon sa Night Market ng Phnom Penh. Dito yung famous na yung pag-uupo ka sa mga mat. Ayan o. Tapos nakapaligid yung mga pagkain na pwede mong bilhin. Heto yung mga pagkain na pwede mong bilhin at dun ka uupo sa mat. So, nandito tayo ngayon para bumili ng ref magnet at ng yung pan-display doon. After namin maglibot-libot sa night market, so ang sunod naman namin pinuntahan ay heto ang Sisuot Quay. Di ko sure kung tama yung pagkakasalita ko, pero tapat lang siya mismo ng Phnom Penh Market. Diba? Gusto daw niya mag-boat. So, for the worth of $5, meron ng kasamang drink. Yeah. Yes! Thank okay. You. Phnom Penh. Yan, Mayora! Hello! So, this is the free drink. Our choices are
Ano ito? What is a latte? Oh, latte, meal, that one. So, ayan na nga yung boat na sasakyan namin. So, nandito na tayo sa taas ng boat. Yes. It's been 4 years nung huli namin kita ni Mayora. Kaya yan, so chika-chika ever. Habang kami nakasakay dito sa boat, tamang relax and chillax. It's 10 PM, so time na para bumalik na kami sa hotel at magpahinga muna. Nagpalipat po kami dahil nagkakaroon kami ng issue ni Mayora. Ayun po si Mayora. Ayaw daw po niya kasi nung may aircon. Pero gusto ko naman malamigan, sus ko. Kaya ito, nandito po kami ngayon sa may twin bedroom. And that is Mayora. So, merong TV. Wala na nga lang ref, pero meron pa rin ano. Tapos nandito yung CR. Ayun. The next day. It's our day 7 sa ating Indochina trip. At nandito pa rin tayo sa Phnom Penh. So may kasama na breakfast for 2 yung hotel na nabook namin. At ito yung rooftop kung saan dito kami magbe-breakfast. So, Royal Palace sana yung first destination namin after mag-checkout dyan. Kaso pagdating namin, is sarado pa. So, may lumapit sa amin na tuktok driver yan. Si Mr. Good For You, Good For Me, yes. At inofera niya kami na itutor niya kami sa ilan sa mga temple at pagoda. Isa na dito itong Golden Temple. So, nandito kami sa loob ng temple. So, after Golden Temple, punta naman kami sa next destination. Medyo malayo-layo din. So, nandito kami ngayon sa Wat Nom. Golden Temple check, Wat Nom check. So, babalik na uli kami kung saan namin natagpuan si Kuya Tuktok Driver. Yun ay ang papunta ng Royal Palace ulit. Siguro bukas dito. Bago kami pumunta ng Royal Palace, is kakain muna kami dito. So, pinapakita ni Mayora yung parang curry, bihon. So, ito yung curry bihon ni Cambodia. This is that fish curry. Fish curry with bihon. Fish curry with bihon. Oh, yeah, it is. It's nice, see? To make it. Okay, ito na yung fish curry. Ano? Because when I saw your face, taste this. Come on! I know it's edible. It's so nice. Dahil nakakain at may energy na, so ang next stop namin ay ang... So, nandito kami ngayon sa Royal Palace. Yun, nauna na si Mayora, bibiling ticket. Di naman papatalo ang palasyo ng Phnom Penh sa palasyo ng Bangkok, Thailand.
So, tapos na po kami dito sa may Royal Palace. Ang susunod naman namin na pupuntahan ay ang Central Market. Bukas ang Central Market until 6 p.m. So, yung for him, After maglibot at bumili, so syempre, hindi namin papahuli itong pagtikim ng isa sa delicacy ng Cambodia, ang... So, itatry natin yung squash. What do you call this one? Pumpkin? Ano? What kind of pumpkin? Okay, squash. It's like, namsyang ka. Okay. Let's try. Then dessert. Okay, let's eat. Mamayang 10:30 ay aalis kami from Phnom Penh papuntang Siem Reap. Okay, nandito kami ngayon sa AN Supermarket kasi paalis na rin mamaya. So, nabili kami ng mga baong tinapay. To sum it up, worth it ang pag-stopover or pag-gala dito sa Phnom Penh. So, sa susunod na pupunta ka ng Cambodia, huwag kalimutan ang pag-drop sa Phnom Penh. So, ang susunod na video natin ay ang from Phnom Penh to Siem Reap.